Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalubig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ng iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, guro," wika ng iskriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kaniya. At ang umiibig sa Kaniya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng Kaniyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kaniyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Ang tema po ng ating ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa pag-ibig. Sinabi po ni Jesus Nazareno, "Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa at ng buo mong pag-iisip. Ito ang una at pinakamahalagang utos. Ngunit may ikalawa pa. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Ipinapaalala sa atin ni Jesus Nazareno na ang utos ng pag-ibig ay may dalawang daan na hindi pwedeng paghiwalayin. Unang daan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso at pag-iisip. At ang ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin nito, kung iniibig mo ang Diyos, dapat iniibig mo rin
ang iyong kapwa. O kaya naman, hindi mo pwedeng sabihin na iniibig mo ang iyong kapwa, ngunit wala ka namang pag-ibig sa Diyos. Our love to God and our love to our neighbor is inseparable. Lagi po itong magkasama at laging magkakabit. Hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya minsan nang sinabi ni San Juan na hindi natin pwedeng sabihin iniibig natin ang Diyos na hindi nakikita ng ating mga mata kung hindi naman tayo marunong umibig sa ating kapwa na nakikita ng ating mga mata. Kaya dapat nating alalahanin na anumang bagay ang ating ginagawa sa pinakamaliit na kapatid natin, ginawa rin natin ito sa ating Panginoon. Kapag pinagmalupitan mo, inalipin at sinaktan ang iyong kapwa, ay para mo na rin itong ginawa sa ating Panginoon. Ngunit, kung ginagawan mo ng mabuti ang iyong kapwa, inaaruga, kinakalinga, minamahal, ginawa mo na rin ito para sa Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, bilang Kristiyano, ganitong pag-ibig ang inaasahan sa atin. Ang pag-ibig na minamahal ang Diyos at kapwa. Gayon din naman, minamahal natin ang ating kapwa sa kabila ng kanilang karupukan at kahinaan. Pag-ibig na handang magmalasakit para sa kapakanan ng kapwa at iniibig. At isang pag-ibig na handang magpatawad sa bawat pagkukulang at pagkakamaling nagawa sa iyo ng iba. As Saint Therese of Lisieux says it perfectly, let us love, since that is what our hearts were made for. Magmahal po tayo dahil ito ang pangunahing dahilan kung bakit tayong lahat may puso. Ang puso natin dapat nakalaan para pumintig at para magmahal sa Diyos at kapwa. Sa araw pong ito, hinahamon tayo ng ating ebanghelyo. Huwag tayong matakot umibig, sapagkat ang Diyos mismo ay Diyos ng pag-ibig. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Minamahal kong mga kapatid, sa ating panalangin, maipakita nawa natin ang ating pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas, at ating pag-ibig sa kapwa tulad ng paggalang at pagpipitaganan natin sa ating mga sarili. Sa bawat panalangin ang itutugon, Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi tumigil sa pagkapahayag na nasa puso ng ebanghelyo ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa, manalangin tayo. Sa mga tinanggalan ng karapatan, mga itinataboy at mga walang nagmamahal, nawa hindi natin makaligtang ipadama ang ating habag sa kanila
manalangin tayo. Tayo naway makitungo sa ating kapwa nang may kabutihang loob at paggalang, manalangin tayo. Tayo naway magkaroon ng higit na malalim na pagkalinga sa mga may sakit at mga matatanda sa pamamagitan ng banayad na paghaplos ng Espiritu Santo, manalangin tayo. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian, manalangin tayo. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawa na nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga mag-aaral na naghahanda para sa kanilang mga pangunahing pagsusulit at mga magte-take ng kanilang mga board examination. Sa mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno, manalangin tayo. Panginoon, punin mo kami ng iyong pag-ibig. Makalangit na Ama, maging karapat dapat nawa kami sa iyong pagtawag. Bigyan mo kami ng biyaya na may sa buhay ang iyong batas ng pag-ibig sa salita at gawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at anak na iyong kaloob upang bumitain ang iyong buhay na inialay ng tayo'y magdiwang bilang isang sa bayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mo sa aming dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon
Hosana sa kaitaasan. Magsilod po na. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po na. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintul sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, pangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad si bibig bago umalis harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, pagkain ka namin, inumin namin, kau rin, Espiritu'y padaluin, sisigla na ang damdamin. Hesukristo, sakramento, pag-ibig mo ay totoo, pag-ibig mo ay totoo. Jesus, lagi kang kasama sa paglilingkod sa kapwa, sa hirap at sa ginhawa, pag-ibig mo'y nadarama. Hesukristo, sakramento, pag-ibig mo ay totoo, pag-ibig mo ay totoo. Announcement. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan.
para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay niyanyayahan, lalo na may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service ngayong araw na ito ng Huwebes sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang hindi lamang sa pagsasalita kundi rin naman sa pagsasagawa ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inihinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisad ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
hindi narangal hanapin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inungalhati ang dalin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal panalin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inungalhati ang dalin.